wala silang jurisdiction sa akin. Kaya hindi talaga ako magpahuli ng buhay. Magpahuli ako sa ICC patay. Magandang araw po sa inyong lahat at welcome po dito sa aking channel. Itong Randy Canedo in Action. Ito po ay bukod pa po ito sa daily program natin sa radio sa IFM 93.9 Unsa Pay Answer Matic. Ito po ay vlog natin at atin pong kuro-kuro dahil may mga nakukuha po tayong impormasyon na eksklusibo po natin na pwede pong iparating sa inyo. At ang pinaka-latest po na gusto kong iparating sa inyo ay nagsalita na po ang ating dating Pangulo, former President Rodrigo Roa Duterte, na magpapahuli lamang siya sa ICC o magpapa-aresto lamang siya sa ICC kung siya'y patay na. Kumbaga sa Ingles, over my dead body. Ibig sabihin, hindi siya susuko, hindi siya magpapa-aresto. In short, hindi siya magpapa-aresto because he will stand sa kanyang paniniwala na no jurisdiction po ang ICC dito sa Pilipinas. Eh kung bakit po inalaw na makapag-imbestiga sila dito ay hindi natin alam kasi ang Pangulong BBM ay nagsalita na in 100 times, sinabi niya, for the 100 times, he will never lift a finger to help ICC. Eh yun nga lang, you will never lift a finger. But you don't have to lift a finger to let them in. You just have to say the word. Ika nga, sukanta. You just have to say the word. At yung word na yan, ay hindi mo naman kailangan bigkasin sa buong madlang people para papasukin ng ICC. Kailangan mo lang ibulong sa pinsan mo na si Tambaloslos na papasukin na yung ICC. Hindi nga lang ICC ang pinapasok ninyo eh. Pati na ang US reporter na yan na si Khan ay pinapasok pa ninyo at nag-suggest within 10 days, nag-suggest na kaagad siya na hindi okay ang LTF-LCAC at gusto niyang ipa-abolish within for 10 days na investigasyon. Ganun katatalino ito mga Amerikanong ito. Pero hindi po tayo lalayo sa usapan ngayon. Pakinggan po natin ang exclusive interview ni Randy Canedo in Action kay former President Rodrigo Duterte patungkol po sa usaping aarestuhin siya ng ICC. Kasi napag-uusapan ko po, lumalabas po kasi ngayon, eto pala ang pinag-usapan namin ni PRRD ay patungkol po sa posibleng pag-aresto sa kanya at yung ginagawang move ngayon na i-disband o report to barracks yung Task Force Davao. Ito pong Task Force Davao, ito po yung nagsisecure sa Davao City. After all the terroristic act na ginawa ng mga terorista, kung ano-anong grupo na po ang nagbumomba ng Davao City. And hearing na ang Malacanang or somebody, or some big officials are recalling or disbanding the Task Force Davao, nakakaalarma po yan. Para pong sinabi niyo sa galit ninyo sa mga Duterte, pwede na kaming bombahin dito sa Davao. Para pong sa galit ninyo sa mga Duterte, pwede na kaming mamatay dito sa Davao. Kasi pag nawala po yung Task Force Davao, eh sino pa po magbabantay sa mga boundary dyan, nakakatatakutan ng mga terorista? Hindi lang terorista, pati droga. Pasok na pasok, parang sinabi yung halika na, sakay na, punta na sa Davao. Wala nang nagbabantay, ni-recall na dahil sa galit ninyo sa mga Duterte. Kaya kami po taga Davao ay magsasalita. Nako, kanina sa programa ko po, umaalsa na po ang mga taga Davao. Gusto nang magbantay sa bahay mismo kung saan nakatira si PRRD. At gusto na din nilang maghimagsik, kumbaga gusto nilang magkapit-bisig. Huwag lamang mangyaring maaresto si PRRD. Ganyang kamahal ng mga Dabuenyo si PRRD, huwag niyong babasta-bastahin.
Huwag niyong iisi-isihin. Handang mamatay ang mga taga Davao para kay PRRD. Kaya itinanong ko rin to kay PRRD kasi baka marami ang mapahama kung talagang totohanin ito ng gobyernong ito. By the way, ang ICC po, sa pagkakaalam ko, kung hindi po ako nagkakamali, eh wala pong pulis o sundalo. Ang International Criminal Court. Kaya kung meron man pong aaresto kay PRRD, yan po ay mismong mga Pilipinong pulis o sundalo. Kaya niyong gawin yan sa isang pangulong nagbuwis ng buhay din para sa inyo? Kaya ninyong gawin yan sa isang pangulong nagpaganda ng buhay niyo? Binigyan kayo ng mas malaking sweldo? Trinato kayong tao? Sa lahat ng mga presidente, siya lang nagbigay sa inyo ng isang napakarangal na sweldo? Kaya niyong arestuhin ang sarili ninyong pangulo? Yan ang tanong natin. Kaya eto po, pakinggan ninyo ang pahayag ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ay, mga ugop na sila kapag-insulto kayo na sa army. Ang army wala ba sila yung loyalty? Ang ilang loyalty sa atong nasun? Di ba sila loyalty sa mga tao? Maayo na ako pagkada ang military pag-insulti police. Luag ko ba sa ako panahon? Luag ko, luag. Mora na yung nakadiferensya kasi sila di ka maunaw tao. Huwag ka sila kung makagay ka po priyon. Masundalo na ito puro po prida. Kaya ba dato na wala na mag... Hindi na mong pagkamantay niya na normal crime. Natanyan ay pamilya na tanon sa kampo. Huwag sila kasabot, anay. Pag nasa tao, sabi nila, hindi mo itong mata-mata. Wala mga konti. Hindi mo itong mata-mata. Kita pa mo. Pagkakoy yung pamburang polis ngayon, militar. Tapla, tarat. Ang pagdasa tao, hindi sila kay Malo. This man, ang botong gano. Ito siguro nila ka. Tadig akong atong task force mo na mag-ibog private army ka ibuhat mo is gobyerno kontra terorismo ni Anto ibubas na mo wala may labot sa personalidad nga wala mo ko magkinahanglan ng army para to protect my child kawaligon ako kaya man ako ako kawaligon wala iswerte hindi wala na matay mag yung tao pero wala po concern kayo ada kay lagi na buhat looy lang ang tao nga magwaro pag-all siyempre nga ako dakpon ko nila pero kanang ICC ayaw mo kag-all layo exhibitionan ko na nila pwede ako ang akong unang statement ni Anto sa unang adlaw pag yun pag putuan ng ICC, no jurisdiction. Wala silang jurisdiction sa akin. Kaya, hindi talaga ako magpahuli ng buhay. Magpahuli ako sa ICC, patay. Yan ang totoo dyan. Kasi, walang jurisdiction eh. Wala silang karapatan. Kung pipilitin nila, papatay nila ako. May mga tao po sa programa ko kanina, they are calling for ano na baka pwede daw sila mag-atang na lang diha sa gawas sa imong balay sa Doña Luisa para di daw pasudlon anybody who would arrest you. What is your message to them? Na may mga polis po nag-aside sa ako, mga polis po. Bawaan ninyo, mong prank ka lang ko pagkasulte, kanang armed forces o ang polis, dili na ila. Dili na ila. Dili Lord, di daw pagpagamatay sa ila, pagpagamatay na sa tao, di po sa ako. O kanang ginaigo nila, kanang sa magsisip, sa session sa Mindanao, dili na ito na ipaagay, ingat.